basta po, ayun, may memories. Masaya na po ako doon. And tagampanan ko po na po ay si Karen. And syempre po, sino ba naman po may ayaw ng matagal na ba? Mas matagal mo po makasama yung mga work mo, yung mga kapamilya mo na rin sa show na yun. And then syempre, habang mas tumatagal po, mas nalalari mo na rin po yung character mo. Paano ba pa pwede para may silenlen? Pwede ba siya maging ganito? Pwede ganyan? So, para sa akin po. And pwede naman din po yung mix. Kasi at the same time, pwede ka rin po makahanap na po yung ibang role na iba naman po kay Lenlen. So, both naman po is maganda. Mas gusto ko po yung matagal. Kasi katulad nga po ng sabi nila, is yung may memories po na po. And nakaka-inspire pa po kami yung lalo. And nai-inspire din po kami sa sarili po na, sa character po na ginagawa po na lalo. Kasi pwede po, marami po na tulad yung ugali niya, yung mga ulan po. Thank you. Shine ko sa Alright. John Boy, and I'm from kumakao.com. I'm not Tito. Anyway, since you've already talked like, nagkaroon na kayo ng special bond, you know, friendships formed. Ngayon na medyo close na kayo. Do you ever talk about boys? And second is, kung meron man kayong feeling nyo na magandang i-pair sa inyo sa show, who would it be among the Kapuso artists? Or are they new artists? Or kahit yung mga medyo older guys sa inyo, sinong gusto nyo makapareho? Yung first po, we talk about boys, pero kung nasan po, ang pwede Wait lang po, okay. We talk about boys. But if there's like a Kapuso actor that you would want to be paired with you, who would it be? Like a dream boy. Dream leading man. Dream mystery. Kuya Albert. Okay, ako si Kuya Derek. Ah, then and there. Siguro po, Loko. May pinupulong. So siguro po, hindi naman po mawawala na mapapagkwenta po namin yung mga crush. And it's normal naman po sa akin. Uy, Frank, wala naman masama. Lahat naman ang tao may crush. Can you name one? Particular? Wala po. Parang wala po. Ano na lang po, abangan
So you're working with one right now? You're working with one person right now? Or love me. Wala ba? Alright. Sige. Yes, ako naman po sa first question. Yes. Nag-usap kami about boys. Ganyan. Siyempre. Wala kang crush na kapuso ako? But you don't mind to be paired with like an older actor? Okay lang sa'yo. Mukhang ganun ang context mo. Alright, thank you. More than 6 months na yung show ninyo. Congratulations. Tapos, tapos kayo lang yata nagkaroon ng Saturday sa ngayong ano, mga shows na, tama ba? Na dire-diretso, Mondays to Saturdays. Siyempre, ibig sabihin nun, maraming positive feedbacks na natanggap yung network about sa show nyo. Personally, kung nagbabasa kayo ng mga comments ko nyo sa YouTube, sa social media, ano yung mga, yung ano yung pinaka o yung most flattering na comment about you or di kaya sa show ninyo na nabasa ninyo? Ako po, mahilig po kasi ako magbasa ng mga comments, lalo na po sa YouTube. Kasi doon mo malalaman kung yung mga tao ba talaga nanonood. Ganyan. So para sa akin, natutuwa sila kasi sobrang tapang ko daw. Pinagtatanggol ko si Marilyn at saka si Lenden. So sobrang tutuwa sila sa akin. Kasi ako lang din po yung may kayang kalabanin si Brianna. So abangan niya po. Sorry. Okay, Brianna. Brianna. Hindi si Ellie. Brianna. Brianna. Si Brianna ko yun eh. So, ayun po. Ayun po. So madami pa po kayong dapat abangan. Lalo na magkasama na si Ella at si Brianna. Bye. So, ano bang mangyayari? Excited lang po talaga siyang awayin ako eh. Excited. Bakit nagwede ka excited? Ayoko? Para sa akin po, hindi ko po magbusan ng comments. Basta kahit ano po tungkol kay Mai na kinocomment po ng mga viewers, masaya po ako doon. Good or bad man po kasi ibig sabihin po na naapektuhan po sila kay Mai. And ayun po, pasok na po sa utak po nila si Mai kaysa po kay Juliet pag nanonood po si Meron ni Madonna. And super happy po ko doon para sa akin po sobrang positive po ba po. So katulad nga po nung sinabi nila, mahilig din po ako magbasa ng mga comments sa YouTube, lalo na po yung mga mabibigat na excitement ko po kung okay kaya yung pag-aaral namin sa exam or may kulang pa ba. And so far, ang sinasabi lang po nila, kawawa si Mai. And pag nagpo-post po kami sa Instagram or kahit saan sa TikTok, FB, ang comment lang talaga, paano si Mai? Hindi pa talaga pabaliya si Mai. Kahit yung mga naman teacher ko sa school, si Mai ba hindi talaga pabaliya? So yun po talaga yung maapakan. Hindi nga ba talaga? Or sino talaga yung tatay? Katulad din po nila, mahilig din po akong magbasa ng comments. And may mga times po na nagtatanong po ako sa mga relatives ko po kung kamusta po ako bilang ganyan. Kasi po, sa mga ganong feedback po nila, doon din po ang magtuto eh. Kung sasabihin po nilang nakakainis si Brianna, edi good po yung ginagawa ko. Kung sasabihin po nilang hindi po ako masyado nakakainis, then I have to work on pa po as Brianna po. Mga ganon po. Pero yung pinakamdating po na comment na nabasa ko po sa FB is that I wonder, magaling yung gumaganap na Brianna kasi lahat tayo naiinis sa kanya. And yun po yung parang na, ano ko kasi, first time ko lang po yung brother dito tapos ganun po yung comment sa akin. Challenge mo for most unforgettable scene dito sa Prima Donna. Most challenging. 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 Most challenging.
nakita ko po siya, and dahil po napapahal na po ako kay Lily Prima, iniyakan ko po siya, then I realized po na nagawa po ito ni Mommy Kendra. So parang doon po ako na guilty na bakit ito nangyari. Buti na lang po yung video na nakikita. Pero natin pa rin po yung pagiging ano ni Brianna, yung pagiging greedy. And yung unforgettable ko po talaga is yung mga, yung away po naming apat. Sa'yo. Matami na yung hospital. Sa hospital po. Ayaw. Siguro so far wala pa naman super challenging, pero yung pinakahirapan po kung humuhin is yung pagkikita po namin ni Manu. And since hindi ko po alam yung pakiramdam ng aking kapatid, since only child po, so nag-isip po talaga ako ng ibang way, paano ko po mararamdaman na nawalan ako ng kapatid. Sa akin po, madami pong unforgettable ng mga eksena. Parang nung sa Fungsalan, away po namin ni Brianna, na talagang lumagkit po sa buhok ko hanggang nung kinabukasan kahit nagigula ko. Sorry no! Utos lang yun! Ay nako. Tsaka yung nakita ko po ulit sila mga kapatid ko dahil para sa akin po, ang sinig ko ng excited na yun dahil love na love ko din po yung mga kapatid ko sa totoong buhay. So naapektuhan po talaga ako. Yung pagkikita po namin ni Nanay Lilian ko, yung nalaman ko po na hindi po ako labiria. And siguro po yung tinulak niya po ako sa swimming pool. Dahil parang kinabukasan po nung lamig na lamig po. Ayun na po. Tayo! Madami po. And meron din po ngayon sa script na bago. Feeling ko po magiging unforgettable din po siya sa akin. And ayun, ang dami po kasing eksena eh. Kasi parang kada ano pong nangyayari na panibago po kay Mai, naapektuhan po ko as Mai din and as Jillian. May sound effect. Yes. Sa akin naman po, sobrang dami. As in, parang lahat unforgettable eh. Lalo na yung nakita ka magkakapatid, yung kay Nanay Lilian. Ang dami po. Ano yung sa nagbanggap kami na kasama sa mga nangangaroon yung feeling niyo sa mga ganyan. And syempre po, isa na yun, yung sampal po po kay Ellie. Lahat po sila natutuwa kapag sinasaktan ako. Nakatawa. De, joke lang. Tapos sabi niya pa nga po, tinuro niya pa nga po kung saan ko siya sampalin. Sabi ko po, dito niya po ako sampalin. Tapos biglang dito niya po ako sinampal. Eh, maliit po yung mukha niya kasi malaki yung kamay ko. So, sabi ko pa niya po. Ito po yung kamay niya, ito yung kamay na. Ito yung kamay niyo. Ayun, sige pa. Ayun. So, ayun po yung mga unforgettable moments. Favorite kong scene sa ngayon. So, madami pa kung mangyayari. Just a little bit. Kaya nakita na kayo ng ibang role or character ng mga supporters niyo? Ano masasabi niyo yung the next sample kayo? The next. Oo nga po, nakikita po namin yung sa Facebook. So, balik, at sino nga po si Danaya? So, inaaral nila sa character. Di ba po si Danaya, matapang na yung palabaran. So, why not? Di ba mag-encanta siya kami soon, di ba? Abangan niyo. Abangan niyo! Book 3. Ayan, syempre masaya po ako dyan. Sorry, ginawa po agad yun. Masaya po ako dahil nakikita po nila yung kakayahan po namin na mag-play po ng iba't ibang actors. Like yung sa Encanta niya nga po. Ako daw po si Ami yun. Action! ayun po, masaya po ako dahil naniniwala po sa amin yung mga viewers, yung mga bosses po namin, yung mga fans po namin, talagang todo support po sila. And ayun, masaya po ako kasi ang dami din po mga nasasabi po mga rules po sa amin. Parang pilip na pilip po sila na kaya-kaya po natin. Siyempre, ang saya-saya ko lang po kasi ito, ano lang, nung bata po ako, nung meron po yung Encanta niya, hindi ko po alam bakit ko naisip yun. Kumuha ko ng kumot, tapos ginagaya ko yung mga sakre. Talagang may apoy akong hawak. Buhar pa to, ito yung patulog. So, ito yung basta yung so, yun, siyempre, given a chance po, di ba, why not play us? Alam lang, hindi siya nila. Hindi siya nila.
ayaw mo na ni Vixie. Challenging din po yung ganda niya kasi action din siya. Pero kung any role naman po, willing. Sobrang happy po kasi ever since kung mapanood ko po yung Encantaya, gusto ko po talaga mag si Pereira. Kasi po na, opo, kay Miss Liza na ang galing niya po i-support po yung pag-ili Pereira and gusto ko po talaga yung
Thank you, ladies.